Mga te, looking for bodyguards pa din si Laila De Lima. Ito yung mga nag-apply kagabi. At ganito yung mga nangyari. Tanggap na dapat sila bilang bodyguards ni Laila De Lima. Kasi todo protect naman sila sa akin, te, habang nagtutortol kami. Yun nga lang, te, pumasok sa loob ng tore. Nakalimutan na yata nila ako, te. Nandito na yung kalaban, oh. Hinuhold up na ako. Mare naman, paano tayo makakapreheat niyan? Nabackdooran ako nung kalaban. So, ayan na nga. Nag-5-man RG na naman kaming lima at kasama natin ang maasim nating Mare. Dahil kung natatandaan nyo, naghahanap ako ng magiging mga bagong bodyguards ko. Ang aming mission ay protektahan ang mansyon at ang kagubatan. Ito yung mga kalaban na sasalakay sa aming kagubatan at mansyon. In fairness, ganda rin lineup nila. Pero bago tayo magpatuloy sa video, i-post mo muna yung pinapanood mo at pumunta ka sa page ko tapos i-follow mo ko. Ay, talagang hindi ako pinapollow, ha? Sige na, ante, para mag-1M na ako. Ito ang kauna-unahan naming pakikipaggera. Sa turtle ako nakapokus. Tapos bigla sila ditong nagsipunta. Nakuha ko naman yung turtle at nakatakbo pa rin ako dahil masamang damo kaya may natira pang kaunting hininga. Pero hindi ko sila iniiwan kahit low health na ako at nag-aabang ng mapipreheat na kalaban. Sakto, nakahuli si Franco kaya nagpreheat agad ako. May pugong naglalakad sa takot niyang maging merienda. Nag-ultimate agad siya. Kumanta pa yung Peking Odessa. Eh yung boses naman niya, masakit sa tenga. Hanggang sa ayan na, nahuli na sila ng buong mundo. Siyempre anong ambag ko dito, taga prihit-prihit lang sa may likuran ninyo. Bawasan man kami ng isa sa pamilya, at least tatlo naman yung nabawas sa kanila. Grabe yung pagzozone na nagaganap, hindi makalapit yung mga kalaban. Hanggang sa dito yata nila nakalimutan na ako yung pinoprotektahan. Nag-power dive sila, te. Te, hold up! Nandito na yung hold up sa likod ko, te. Tulungan nyo ako. Pero walang nakarinig sa akin, te. Te, kahit nasan pa kayo, magpipreheat ako. Basta walang holdapper sa likod ko. Pangatlong turtle, sa amin pa din. Te, nakalusot si karate man. Natadyakan ako, te. Pero huwag kayong matakot at mangamba. Wala naman damage yung paa niya. O, iisa pa yan. Susunod pa yan. Kahit nakitang ang dami kong bodyguard dito, hindi na tayo pwedeng matakasan yan. Marami na siyang nasaksihan at marami na siyang nalalaman. Kaya kailangan niya na ng katahimikan. Hindi naman kami yung jowa mo, eh. Nasa una lang magaling. Buti na lang, te, yung mga hook ni Tabatray na Franco, kalaban talaga yung nahuhuli, hindi puro oxygen. Kaya ito, yung demonyo, libreng-libre, nakunin na namin. Excited talaga si Karate Man, natadyakan ako, te, oh. Huli ka! Akala mo wala akong kasama? Kaya lang dito ako na maalam, te. Kumanta si Odessa na masakit sa tenga. Tapos yung Lisli! Sa likod ako pinakain ng bala. Kaya sabi ko sa mga bodyguards ko, kay Lisli kami. Kaya nung nakita siya dito ni Tigril na Maladora, walang pagdadalawang isip, binaon na agad yung mukha niya. Kahit talagang sinong makita sa daan, nagmumukhang jungle monster, te. Pero napilitan kaming bumalik ng mansyon dahil may akyat bahay na pumipilit makapasok. Ang kulit. Dito, te, naging confident ako na hindi lalapit sa amin yung kalaban. Alam niyo naman yung retry ko, te, may sariling buhay to. Kaya pagdaan ni Joy Joy, steal and run. Hindi, isasama kita sa demonyo. Ano kasi no swerte? Yan, sige, buong angkan na nila. Isasama namin sa demonyo. Pinaghirapan namin yun, tapos aagawan nyo lang kami. Dito, te, pinagsasabihan na kami ni Maring Tigril. Nahihirapan kasi kami na iangat yung mga lanes. Kaya nandito na lang kami nagtatambay. Tapos sakto pag-hook ni Maring Franco, may nakatago palang tae dun sa damo. Hindi ko na alam, te, kung pang ilang demonyo na to. Pang lima na ata yan o apat. Pero hindi na kami kumokontest every time na kukunin nila yan kasi nagdedepensa na lang kami. Tapos kasabay niyan, bubugbugin namin yung mga papasok na masasamang loob dito sa mansyon namin. O, diba? Ang ganda ng technique namin. Sayang na naman yung demonyo nila. Dito, te, parang nag-decide na kami na magko-contest kami ng demonyo. Pero sinabihan na kami ni Maring Tigril na wag daw. Naisip ko na ang gagawin ng mga kalaban, ibibait kami na nagdi-demonyo sila pero ang totoo, magsisipag-segue talaga. Pero anong ginawa namin? Eto kami, nauto. Pumunta kaming apat dito, yung Tigril namin na iwan mag-isa sa base. Humihingi ng tulong si Maring Tigril. Hanggang sa ayun, te, nagta-tower lock na pala si Karate Man. Pabalik pa lang kami sa base hanggat sa wala na kaming naabutan. Te, ba't kasi hindi tayo nakibig sa kanya? Pero hiring pa din tayo ng bodyguard. Sino pang mag-a-apply dyan?